kabin talaga tayo ng steak eh, mga kabin Joe. Ano na ba mo? Andam na! Kapabinsya, ayan, nandito na naman po tayo. Balik ito, ano na po tayo, farm. So, kaso yung ano natin, isang araw, napaka-busy po talaga ng ating ginagawa. Ayan, marami po talaga yung ginagawa kasi po, yun ay malapit na talaga yung Pasko. At syempre, marami tayong ginagawa sa buhay. Marami tayong pinag-aabalahan. Pero ang main na pinagbibisihin ko talaga yung Thanksgiving celebration na nangyari po dito sa Marakan Alliance Church, ganun. So ayan mga kapabinsya, so ngayon salamat ako sa Panginoon doon sa panahon na yon, kasi it's very important na papasalamatan ko talaga siya, kasi imagine mo, ang dami talagang panahon dito sa aming probinsya mga kapabinsya, halos araw-araw umulan, pero nang time na yon, wala talagang ulan mga kapabinsya, hanggang sa pag umaga hanggang sa gabi, kasi yung programa po namin hanggang gabi po talaga. Ayan, wala talagang ulan mga kapabinsya. So, naano talaga ako, na-bless ako doon sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa amin. So, ayan. So, ngayon, punta ko dito sa baba kasi magtatanim ako ng kamatis mga kapabinsya.
tayo sa kamatis natin, ano. So ngayon dito walang init, para pa rin ang oras po natin ngayon is alas 11 na ng umaga, pero wala pa rin araw, mga kapobinsya. Parang ano pa, parang alas 6 pa ng umaga, no. So ayan, mag-transfer na tayo, mga kapobinsya. Dito, mga kapobinsya, lagay tayo ng sticking para sa pagtanim natin ay magiging straight po. Ayan, kunin po natin yung ano doon. Tapos ito yung similya natin, mga kapobinsya, oh. Ayan. So 14 inches po, mga kapobinsya, yung distansya ng ating pagtatanim ang dito at saka dito sa tinatamnan natin. 4 inches po yan, mga kapobinsya. So okay po magtanim ngayon kasi wala pong araw at bukas ito mabubuhay na po ito. Ito po, mga kabuinsya, ay tinatawag natin na Japanti F1. Japanti Max F1. Subok na subok ko po itong itanim. Kasi nung pandemic, mga kapobinsya, ito yung tinatanim ko. So ito, mga kabinsya, hindi ako gumagamit ng pambutas kasi pag butasan natin, mayroong mga insekto na tinatawag na timos kung dito po. Iwan ko kung ano, kung sa ano yan, parang grasshopper po. Pero ito ay tumitira doon sa ano, doon sa ilalim ng lupa. So kapag nakikita nila na parang may butas po na pwede lang dadaanan, dyan po sila magdaan at kinakain po nila yung puno ng ating tinatanim. So pag kinain nila yon, sayang naman po, di ba? So ito po yung dahilan kung bakit hindi ko yan binutasan at ito lang ang sikreto kong ginagamit, mga kapobinsya, ang pag ganito po. Ang pagtanim ko po dito, mga kapobinsya, dito ay tinatanaman ko po yung sa gilid lang po, mga kabubinsya. Ayan, dito sa gilid po ng ating garden. Kasi pang dalawa kasi yung purpose natin dito, mga kabubinsya. Dito sa gilid, ayan. Yung mga lupa dito, balang araw, mga kabubinsya, pag malaki na, iano natin dito yung lupa. Iano natin, ganun. Para dito ay parang ano, at saka yung pag-abuno natin, mga kabubinsya, dito na natin sa gitna ilagay. Kasi dito nga na side, lagyan pa rin natin ng tanim. Pero igawin nating triangle, mga kapobinsya, ganito. Yung ganito. So ito, mga kapobinsya, dito at saka dito, di ba? So dito natin ilalagay mamaya yung tanim. Kumbaga para siyang nagta-triangle. Kasi para hindi siya ganito, mga kapobinsya, hindi siya ganun, no. Hindi siya ganun kasi pag dito natin parang distansya po, pero kung dito mas malaki po ang tendency na mas lalong ano po, mas at tumataas po ang distansya nila. So ganun po ang sikreto diyan, mga kapobinsya. So ganun. So dati na po ako nagtatanim ng Japanti F1 at Japanti Max F1. Kaya nasubukan ko na po talaga to, pero kinakailangan ko lang mag tanim uli para ayan.
para pang vlog. Ang seedling na ito mga kapabinsya, kinuha ko lang doon sa seed box natin is nasa mga 140. Tingnan natin mamaya kung sa isang linya natin mga kapabinsya, isang yung garden natin, ilan yung laman o ilan yung matanim natin. Kapabinsya, ito na yung natanim natin na mga kabatis mga kapabinsya, yan o. Ito po. So yung isang mga kapabinsya, isang line, isang garden po, nakaumabot yata ng 60 plus yung naitanim natin kasi medyo mahaba-haba po dyan. Ayan doon, ayan. So medyo mahaba-haba, so umabot yan ng 70 plus o 60 yung natanim natin dito mga kapabinsya. So ayan, so nakikita nyo na no kung paano natin yan tinatanim yung kamatis natin dito sa amin. Ganito lang ginagawa namin, hindi namin inisa-isa kasi napakaliit ng mga maliit yung mga buto ng mga kamatis. Kaya gawa lang kami ng seed box tapos doon namin yan inilagay yung mga natin, yung kamatis buto, para patubuin at i-transfer naman pag nasa tama na na panahon. Ayan mga kapatid. Dito na lang po mga kapabinsya sa araw na ito ang video natin. So sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube natin, please subscribe my YouTube channel mga kapabinsya, BenzTV20, at i-click ang notification bell dyan para updated kayo sa lahat ng mga video na ipinag-upload ko. Hanggang dito na lang po mga kapabinsya, hanggang sa susunod na mga video na po, abangan. Maraming salamat po. God bless. Mabuhay kayong lahat.